on this video, guys. So dumating na rin pala yung refrigerator na in-order namin sa Samsung. So yung refrigerator na ito is 7.4 cubic feet and no frost refrigerator na siya, no? So ayun, hindi ka na maglilinis ng pagod ka nagyayalo na yung freezer kasi no frost na siya. Then ito yung kinayain ng budget namin para to sa mga small family. So kami lang dalawa, kami lang naman dalawa ni Mrs. tsaka yung magiging baby namin. So ayun. Yun pala, meron tong ano, meron tong digital inverter compressor covered ng 10 years warranty. And yun lang, wala siyang sticker dito. Tsaka yung dito mismo kasi sa mga physical store meron eh. Meron siyang sticker. Yung nabideliver sa amin wala. Ano lang yung energy guide lang yung nakalagay. Ayan. Nga yung energy guide, yung ano, yung nakalagay na sticker dito. And yun, yung 3-2-1 ito, yan yung EEF o yung energy efficiency factor. The more na mas mataas yan, mas tipid sa kuryente. And then ayun, yun nga yung model niya, RT20FARVDSA. Yan, frost free refrigerator. Then yun yung ano, yung energy consumption niya, yung 0.77. So kung kukumpitin mo yung ano, yung energy consumption niya, yun nga yung 0.77 na yun, ita times mo dun sa kilowatt per hour ng ano. So example dito sa amin yung sa Pelco, hindi ko alam kung 14 na siya ngayon. So kung 14 siya, let's say for example 14 siya, 0.77 times 14, so 10 pesos or around 11 pesos per day yung consumption niya sa kuryente. Pero syempre possible na tumaas yun kasi kung lagi mo ano, binubuksan yung refrigerator. Ayan. So sa gilid niya, ayan, rubberized na siya. Kaya ano, di basta-basta magagasgas. Ayan. Ayan. So, ayan. Pabuksan naman natin yung ano, yung refrigerator, freezer. Ayan, sa freezer niya, ayan, meron siyang ayan, ice cube maker. So dito naman, ayan, kung lalagay ka ng ice cream, at least para hindi ano, hindi masama sa amoy ng ano, meat. Yung meat naman dito. And then ayan, meron siyang ano dito, temperature setting recommendation. So ayan, para hindi ka na maano, hindi ka na mahirapan mag-set. Halos nakatid pa siya, hindi pa namin kasi binuksan dahil sabi nung ano, after 24 hours bago mo gamitin kasi nanggaling siya sa ano, sa biyahe. So baba naman, ayan. So malaki na yung shelf niya dito para sa mga big bottle, mga 1.5 ano. Tapos yan, may dalawa pa dito sa baba. So meron na rin siyang egg tray. Ayan. So dito naman fresh room na pwedeng paglagyan ng ano, ng karne bago mo lutuin, at least para hindi ma ano, hindi siya mahirap, hindi mahirap mag-slice, no. Then hindi ano, hindi mawala yung freshness ng karne. Ayan, diyan mo ilalagay sa fresh room. Ayan, dito naman, ayan, yung shelves niya, no. Tempered glass na. So matibay-tibay na 'yan. So meron din pala siyang ano dito. Ayun, deodorizer para hindi ano, hindi basta-basta nangangamoy yung ano, kasi tinatanggal niya yung mababang amoy ng ano, ng
refrigerator. So ayan. Ayan. Ayan, yan yung sinasabi din. Dito sa refrigerator. Dito naman sa baba, ayan. Ayan yung ano, yung moist first zone. Ito naman yung ano, yung para sa mga ano, fruits and vegetables, para hindi ano, hindi mawala yung ano, ma-maintain yung freshness ng mga ano, prutas tsaka gulay. Ayan, dyan naman sila. Ayan, medyo nakatip pa sila kasi hindi pa namin ginamit. So, later, i-ano namin siya. Gagamitin na namin siya kasi kapon pa ito na-deliver. So, yun nga guys, no? Gagamitin na namin siya ngayon. Tatanggalin ko lang yung mga tip para mabuksan na namin yung refrigerator at lalagyan na namin ng mga ano, laman later. Ayan. A few moments later. So yun guys, natanggal na namin yung mga tape, no? So ayan yung ano, moist fresh zone, and then yun nga yung fresh room compartment na ayan, hinihila na lang siya. So yun guys, i-open naman natin. Sasasako na siya para magamit na. So yun guys, sinasako na siya. Then, follow ko na lang yung dito, yung recommendation dito sa normal. So, yan, optimal na lang dito. And then, sa baba. So yung number 4 ko na lang dito. Ayan. Guys, based sa mga napanood ko pala is at least after 1 hour dun mo ilalagyan ng laman yung refrigerator. Ayan, nung una siyang naka-on pero walang laman. Ayan, so naka-ready na si Mrs. sa mga ilalagay niya. Ayan. So maya-maya ilalagyan na namin siya ng laman. So dun pala sa moist fresh zone, ayan, dun pala nakalagay yung manual niya. Tsaka itong sa ground. Ayan. So yung egg tray niya, ang dalawa pala to. 1 eternity later. So ayan guys, pwede nang maglagay ng ano. Maglalagay na kami ng mga prutas tsaka mga karne sa ano, sa rep. Kasi isang oras na rin na ano, nakabukas yung rep. Ayan guys, so nag-stack na kami ng karne tsaka ng gulay.
So ayan guys, yan muna yung ano, laman ng ref, yan muna yung nabili namin. Ayan, so ayan guys, nailipat na rin namin yung ano, yung mga ibang food namin sa taas. So ayan, so binili pala namin to nasa 16,056, no? Meron kasing ano, bibigay na 15% voucher si Samsung pag bumili ka sa mismo sa website nila. So ayun, kaya umabot lang ng 16,056 yung ano, yung unit. Sa Robinson, nung nag ano kami, nag-inquire kami sa Robinson Appliance, nasa 15,600 yata. Pero may ano kasi yun, shipping fee na 900. So aabot din ng 16,500. Makaka-discount pa rin kami ng ano, 500 dito. Kaya yun, dito kami kumuha mismo sa Samsung. Yun nga lang, free delivery siya, pero aabot ng 10 to 15 days yung business days yung ano, yung delivery. So in order namin to October 19, then dumating siya November 5 na. Medyo matagal-tagal din bago ano, kasi sa NCR parang mabilis, pero sa ibang ano area ng Luzon, ayun, medyo matagal. Kaya natagalan yung ano, yung unit. So yun lang guys para sa video na ito. Thank you so much for watching. Goodbye.